Mga idol at kabayan, Philippine Navy, sinisiguro na hindi makuha o maangkin ng ibang bansa ang mga teritoryo natin sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Patuloy ang paglalagay ng mga sovereign markers upang ipaalam sa mga dumadaan ng mga barko, partikular na ang China, na tayo ang nagmamay-ari nito. Wow! Yan ang dapat. Lahat ng ating nasasakupan dapat lagyan ng marka. Sang-ayon ba kayo mga kabayan? Pero bago tayo magpatuloy, palike naman ng video, pag-subscribe, pang-pagood vibes lang, matik na! Ang Naval Forces Northern Luzon ay nakumpleto ang pagtatayo ng dalawang nadagdag na mga sovereign markers sa hilagang Pilipinas, partikular sa Mabaag at Barit Islands, Appari, Cagayan, noong 15 ng Pebrero 2021. Ang dalawang bagong naka-install na mga marker ng soberanya ay bilang karagdagan sa 11 mga marka ng soberanya na inilagay noong nakaraang taon sa 11 mga isla na wala pang nakatira sa Babuyan Group of Islands at Batanes Island Group. Tulad ng iba pang mga marker, ang dalawang marker ay inilagay sa kanilang mga lugar ng dalawang isla na ginawang malinaw na nakikita ng mga barko na dumadaan sa mga daluyan ng karagatan sa hilagang teritoryo ng maritime ng bansa. Ang konstruksyon para sa dalawang sovereign markers ay nakumpleto sa loob ng 4 na araw na nagsimula noong 11 ng Pebrero at natapos noong 15 ng Pebrero 2021. Ang iba pang mga unit na kasangkot sa konstruksyon ay ang Northern Luzon Command, Naval Installation Facility Northern Luzon, Marine Battalion Landing Team 10, Naval Special Operations Unit 2, Naval Combat Engineering Brigade, Civil Military Operations Unit Northern Luzon, Naval Base Camilo Oshas at BRP Manuel Gomez PC-388. Si Commodore Cesar Bernard Valencia, Commander ng Naval Forces Northern Luzon, ay nagpaliwanag ng kahalagahan ng mga marker sa pag-iit ng ating pag-aangkin sa mga maritime area na ito, na sinabi na, and I quote, "These islands are their surroundings. Territorial waters are in integral part of our country's territory. These markers will help us ensure that our sovereignty will be recognized in these areas." Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang Naval Forces Northern Luzon. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.